magkapatid kayo. Mga anak ko kayo. I want to say sorry for everything. Esensya ka na rin na pagsalitaan kita. Tsaka lihim kami ni Leo dahil sa mission. Saya ako na magkapatid tayo. Hindi lang tayo magkaibigan. Magkakambal pa tayo. I love you, Mom. Dali, sama ako dyan. Mahal ko din kayo eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin na alam na ni Lisa? Huwag mo ako sisihin. Uno, tinatawagan kita kagabi. Sabi mo sa akin, I'll call you later. Anong ginawa mo, Martin? Anong nalaman mo? I'm happy na nan-resolve na to kay Tita Sandra. And makakalaya na. Ihatid na po namin kayo ni Martin sa bahay po ninyo. Tapos sabay na po tayong pumunta kay Mona at kay Lisa. Sasurpresahin natin sila. Ay, hindi pa natin nakakausap si Leo. Kailangan sabihin na natin sa kanya na kambal tayo. Kung magpalit kaya tayo. Ako, ikaw. Ikaw ako. Lituhin natin si Tol. Just wanted to lighten things up. Kaya naisipan namin na gawin yung mga ginagawa ng mga batang kambal. Mag-switch ng identity. Anak kami, Sandra. Kaya naman pala ganun luksuhan ng dugo dito. On that note, nire-reveal na namin kung bakit namin kayo pinapunta dito. Mga pa-surprise-surprise pa eh, no? Kaya yun. I have no idea. Mommy Sandra! Mom? Lisa! Kaya ka na! Kunin ko lang yung sorpresa. Idol! Ay, bahala dito! Oo! Ito na! Mona! Mona? Para sa'yo. Anak. Eh, sandali, sandali, Nay! Paano ka nakalaya? Maraming naitulong yung nalalaman ni Martin tungkol kay Prem. Oo, Dol. Alam mo ba kung bakit si Primera nasa bahay ni Martin? Kasi, kinuha ng dagitab si Martin bilang informant. Siya ang susi natin, Tol. Kaya natapos yung mission natin. Malaki atraso mo kay James Bond. Hindi ko alam yun, ah. Oh, ayun. Speaking of, asan si Martin? Mahal. May usapan yata sila ni Mona, na kapag nakalaya si Mami Sandra. May kinuha sa kotse, eh. Ano ba yun? Like, oh, tete, bakit saan ka pupunta? Eh, susundan ko si Martin. Hindi na ako makapag-intay eh. Sige, Tol. Ano naman? Oo, actually. Sure mo! Okay na kami ng mami niyo. Martin? Ligtas mo ko, kaya ka napahama. Dahil sa akin.
Padilla. Si Mona. Nandoon, naghihintay kay Martin. Si Lisa at si Leo, inaayos yung tungkol kay Prim. Nahuli siya. Diyos ko, salamat sa Diyos. Buti naman. Pero, hindi mabuti ang lagay ni Martin. Ha? Akong dahilan ng paghihirap niya. Dapat ako yung nandun. Iligtas niyo po siya. Kung kailangan lumayo ako, mabuhay lang siya. Matigil ang kamalasan niya dahil sa akin. Promise, promise, promise talaga, lalayo ako. Buhayin niyo lang siya. Hello, anak mo na? Okay na si Martin. Ligtas na siya. Martin. Si Mona. Huwag ka na masyadong gumalaw kasi baka kung ano pa mangyari sa'yo. Are you okay? Si Prim. Ako. Huwag na huwag mo mababanggit yung pangalan ng babaeng yan. Baka mamaya ako pa'y ma-ICU eh. Buhay ka, Martin ko. Hindi mawawala yung Martin mo. Dahil sa akin. Promise, promise, promise talaga, lalayo ako. Buhayin niyo lang siya. Lalayo ako. Tutupad ako sa pangako ko. Lalayo ako dahil yun ang tama. Thank you, nurse. Pwede? Oyo. Bilo na po, sir. Pinapatawa lang kita. Si Mama. Ah, si Ma'am Reza po, sir. Umuwi muna sandali. May kukunin lang daw na gamit. Tapos si Sir Miguel po, dadaan daw dun sa office, tapos magdadala ng lunch. Si Mona. Hindi pa rin po sumasagot dun sa mga messages niya. Hindi mo lang tumawag o nag-text? Hindi po. Pero baka po mamaya o kaya bukas.
Sir, si Leb. Leb. Ayo. Wow, kaka din! Martin, oh. Favorite ko to, ha? Ang tataba ng kakanin mo. Ano ka ba? Siyempre naman, lahat na ng kakanin ni Ninang para kay Sir Martin. Ay, Sir, meron din pala akong bimpo dito, tsaka t-shirt. Magugustuhan niyo daw to kasi presko, tsaka manipis, tsaka scented candles. Para hindi naman daw po amoy ospital tong kwarto niyo. Bigay po lahat po ni Mona eh. Eh, naalala po kayo. Magpagaling daw kayo. Bakit di niya sinasagot yung matawag ko? Sir, may sakit din eh. Inuubo. Namamalat. Di man lang siya makateks. Masakit po kasi yung kasukasuan. Opo, yun po. Masakit yung katawan. Kaya hindi po makateks tsaka makapunta dito. Kasi nga, masama yung pakiramdam. Kasi po, nakawa yata sa palengke nung binili niya tong mga to. Wait, bakit hindi makaka-attend ng power line sa prom? She was grounded. No, Patrick. Umiwas ka na lang. Hindi ko na makakabangga si Kokoy. At hindi na rin ako mahihirapan sa feelings ko for Tads. Patrick! Anyari dun? Hindi ba siya sasabay sa atin? Hayaan mo na. Baka may ibang gagawin. Tara, sa burger joint tayo. Pagpasensyahan mo na si Mona, ha? Sabi, hindi niya makakayanan na ganyan ka. Hindi niya raw kayang makitang naghihirap ka. Di bale ho. Paglabas ko, may plano ako. Kung okay lang sa inyo, hihingin ko na sana yung kamay ni Mona. Sa akin naman walang problema. I know you. You're a decent man. At maswerte si Mona sa'yo. Pero mas maswerte ka kay Mona. Sige, papayag na kami. Pero siguraduhin mo lang, ha? Huwag mo sasaktan si Mona. Dahil tatlo kaming kalaban mo. Si Lisa pa. Apat na pala. I swear, never again. Siguraduhin mo lang. Alam namin na mahal ka ni Mona. Ikaw lang ang lalaking minahal ng ganun nun. Tatampo na nga ako eh. Susuportahan ka namin. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. We'll give you everything that you need. Patrick! Tads! Patrick, kanina pa kita tinatawag. Hindi mo ba ako naririnig? Sorry, may iniisip lang kasi ako. Okay. Gusto mo ba puntahan natin si Kokoy sa burger joint? Tads, hindi ako pwede. May ginagawa kasi ako. Okay. May problema ka ba? Ako? Wala. Wala? Edi, iniiwas mo na kami. Kasi hindi ka na sumasabay sa amin. Kahit nakikita mo kami, hindi ka lumalapit.
May nagawa ba ako? Wala. Dad, I'm just really busy right now. Sige, baka late na ako. I'll go ahead. Okay. Kayo yung flowers po. Pati kayo, sir, ah. Ang pogi-pogi nyo. Hindi nahalatang na ospital kayo. Galing, ah. Eh, milagro nga daw, sabi ng doktor, na gumaling ako kaagad. Buti naman po, sir. Eh, pero sir, sigurado na po ba talaga kayo? Kasi hanggang ngayon, hindi pa nagpapakita sa inyo si Mona. Eh, sabi ni Lev at Mang Ramon, ayaw daw niya makita akong nakaganyan, kaya hindi na siya muna bumalik ng ospital. Ano po ba? Eh, bakit nung nakarigober na kahit nagising eh, hindi man lang siya nagparamdam? Ayun ang akala mo. Bakit po? Yung si Lev, yung mga tinatanong niya, oh, puro galing kay Mona yun. Talaga? Nakita mo ba yung refrigerator? Opo. Punong-puno ng kakanin. Hindi na po ngayon. Kinain ko po yung kalahati eh. Pero tama kayo, sir. Alam niyo bakit? Yung mga kakanin na yan, hindi naman pa pwedeng manggaling sa ibang tao yan. Sigurado kayo mo na galing yan. Eh, baka nung na-hospital kayo, kinabahan, ni-nervyos, di ba? Na-trauma, or something to that legals. Eh, kaya nga kailangan ko itong gawin. Para ipakita sa kanya na wala siyang dapat ikatakot. Na mahal na mahal ko siya. Pati nga near-death experience, hindi kami kayang ipaglayo. Oyo, dinify ko ang kamatayan para lang makasama si Mona. Sa kanya niyo yung sabihin niya, sir. Sigurado hindi makakahindi yun. Well, excited na ako. Sana nga maging smooth ang lahat. Ako, sigurado po yan, sir. Ipapufray natin. Parang sana. Ganun lang ang pray dyan. Martin, huwag kang mag-alala. Madadala namin si Mona. Maraming salamat ho. Pero paano niyo siya papuputahin doon? Iniisip sana namin na yayain ko magsabong. Kaya sir, chill ka lang dyan, ha? Dadali namin si Mona. Basta si Pangsa magsasama sa kanya, sasabihin, sasama yun. Thank you ulit, ha? Hindi ko alam kung paano ako babawi sa inyo, eh. Ay, sir, mahilig akong shopping. Ay, ko talaga. Joke lang. Ibig sasabihin, mahilig po ako sa ganyang mga kwento, yung forever. Kaya, push lang. Oo, isang one-time, big-time na proposal. Isang one-time, big-time na proposal nga. Sige, thank you. Ako, sir. Excited na po ako. This is it. This is it. Focus muna. Focus. Kailangan galingan mo dun sa interview para matanggap ka sa trabaho at makalayo ka na kay Martin. Para hindi na siya mapahamak dun sa kamalasang tala mo. Wala eh. Ito yung gusto ng universe, eh. Paswerte kahit paano. Kahit ito man lang makasama ko. Thank you.
Meron nga pala akong something for you. Nobody's friends? Nakita ko kasi sa post mo na nahirapan ka maghanap ng sale. So, sa akin na to? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Partners nga tayo, di ba? Sinabi kong tumigil ka na. Pero wala akong ibang mapagtunungan ngayon. Alam mo ba kung bakit malungkot kapag meron kang nakikita pero hindi nakakasama? Anak, mag-OFW ka? Bakit? Mangs, nag-apply pa lang ho ako, kaya relax ho muna kayo dyan. I-interviewin pa lang ho ako. Nasabi mo na ba ito sa nanay mo? Mangs, kakasabi ko lang ho. Hindi. Kay Nanay Sandra mo, nasabi mo na. Ay, di Pangs, hindi pa ho eh. Kasi yung in-apply akong trabaho, biglang tumawag lang ho ngayon na nagpapaschedule ng interview. Pero ano, sasabihin ko rin ho naman. Hoy! Ba't ka ba mag-OFW? Eh, di ba dapat nakakasama mo yung nanay mo, si Lisa? Eh, sigurado naman ako maiintindihan nila. Huwag ka muna umalis. Samahan mo ako, mag-shopping ako ng make-up. Tama! Ay, oh, grabe naman, Liv, hindi naman pwedeng. Babiyahe pa ako, mamaya malito ko dun sa interview, pagbalik ko na lang. Eh, anak, samahan mo ako magsabong para may swerte. Oo! Oh. Oo, eh, nangangati yung kamay ko eh. Ay, nakapera yan. Nakapera ako eh. Ay, pero Pangs... Sige na, para one time, big time lang. Eh, Pangs naman, kasi baka mamaya, hindi ako umabot sa interview, eh, sayang naman ho yung trabaho. Eh, ganito na lang ho, huwag na ho muna kayong magsabong ng mag-isa. Hintayin na lang ho yung pagbalik ko. Parang, sama muna ako, anak. Hindi talaga, Pangs. Pangs, sige, alis na ako. Sandali! Sandali, anak. Sasabay na ako sa'yo kasi may sukli pa ako dun sa suki ko eh. Ay, oo, sayang. Oo, oh, diba? Oh. Ling, ha? Babalik ako. Okay, okay. Oh. Sige, ha? Ina nga. Oh. Ano yan? Kaya na ni Ninang yan. Ang daming flowers dito sa flower shop. I'm sorry. Late na ba ako? Hi. Hello, hello. Hi. Hindi pa naman. Maglalagay pa naman kami ng flowers sa venue. Oh, that's good. How was your meeting? Oh, I'm still finalizing the selling of my shares in YTC. Binibigay ko na dun sa ibang partners ko. Gusto kong magsimula ulit ngayon wala na si Francis. Wow! Balik laylayan naman po tayo ni Sandra. Well, you can say that. I can say that. Oh, well, si Mona, is she on the way? Well, sila Mang Ramon are having a hard time na papuntahin siya sa venue. Pero they're still trying. Well, I hope so. Oh, is there anything I can do to help still? Ay, bouquet. Ay, bouquet. Bouquet. Ay, bouquet pala. Yun pa pala. Oh, alright. That's fine one. Ngayong Wednesday. Nag-text si Boss Ma'am. Malapit na daw siya! Sabi mo sa akin, activity to sa school ni Tam Tam. What's going on? Welcome!
sa inyong Road to Forever! Yeah! Ang pusong lito sa universe humahanap ng sagot. Ligtas mo ko, kaya ka napahama. Akong dahilan ng paghihirap niya. Kung kailangan lumayo ako, matigil ang kamalasan niya dahil sa akin. Promise talaga, lalayo ako. Ang pusong sigurado, hahamakin ang lahat para sa taong minamahal. Kung okay lang sa inyo, hihingin ko na sana yung kamay ni Mona. Susuportahan ka namin. Sabihin mo lang kung anong kailangan. Guys! Andyan na si Mona! Mona? Sino ka sa kanila? If you will allow me, gusto ko na maging forever na Martin mo. Mona? Will you marry me? Sana dalawa ang puso!